the executive EO70, whole nation approach, na atong ipakita sa atong katawhan, especially the New People's Army, nga naa pay gobyerno willing mo sakripisyo, willing mo hatag og serbisyo, o willing mo dawat sa ilaha aron kung ganahan sila mobalik dili sa mainstream ang atong mga government and line agencies, willing mo assist sa ilaha. Alam natin na hindi basta uunlad ang isang bayan, ang isang bansa, kapag mayroong hidwaan, kapag mayroong digmaan. At ang tinutukoy ko po ang pagre-rebelde ng mga komunistang New People's Army. Yan po ay nagaganap na sa loob ng higit na 50 taon. At alam naman ninyo na marami na ang nasirang buhay, marami na ang naghirap, marami na ang hindi nakamit ang kanilang mga pangarap dahil dyan sa gulo na yan. Humana magod ang gera na to, no? Dili na ni a tooth for a tooth. E pila ka, 51 years ang struggle na to. Pila ka tao na ang napatay in the armed forces o sa ilaha o ato mga civilian. Unsa man ang nahitabo? Walay kasulbaran. Karon under the leadership of President Duterte, namugna ni ang EO70, Whole Nation Approach. Malayo na po ang ating narating. Huwag natin sanang sirain sa pamamagitan ng pagpapatuloy sa hindi magandang paraan ng pakikipag-away, pakikipag-digmaan sa kapwa lang naman natin mga Pilipino. Pakikipaglaban sa gobyerno na wala namang kahihinatnan magpahanggang sa ngayon. Kung na ay kalinaw, na ay kalabuan kanatong tanan. We must always take into consideration na kung magsigil ang tag-away, 51 years, taas na kayo ng panahon, nahimo na daghana o tatang nahimo. Sa mga kaigsuna na to, especially, doa pa sa taas, kung kinahanglan mag-dialog ta, abierto ang among opisina. We will listen to you unsa inyong mulo. We will listen to you unsa inyong mga kinahanglanon. Together, kung gusto ta nga, gusto mo nga, duwa-duwa na ta, okay ra. We will not involve muna the Philippine, the armed forces, and the police. Ayaw lang sana na to sila involved. Kita lang muna. Unsa inyong gusto nga ipaabot diri sa amua, kay I will bring this matter to Secretary Bautista. Sana lahat-lahat sila ay magsibaba na at sa inyong tulong, sana lahat-lahat sila ay makumbinsin na natin na wakasan ang walang kahihinatnan na pakikipaglaban. Sila naman ay pinapaniwala lang ng kanilang mga pinuno na nasa ibang bansa rin naman at doon nagpapakasarap. May mga programa po kami para sa mga kapatid nating nais magbalik loob. Mga kapatid natin na naligaw ng landas, pati na yung mga ibang sumusuporta sa kanila. At mayroon po tayong mga programa upang hikayatin silang bumalik, tulungan magbagong buhay at mamuhay ng payapa sa piling ng kanilang mga mahal sa buhay. Another good news. The other night, before the president left for Russia under the League of City Mayors, they announced siya na he is open to the release from July 2019 to December 2019, the difference of your era. Dili na siya era karon. National Tax Allocation, NTA na. Meaning,
munisipyo, cities, probinsya, barangay will be receiving more or less from July 2019 to December 2019, you will be receiving additional 20 to 30% of your NTA or ERA. Kung nag-receive ka 1 million, additional ka of 300,000 pesos by the end of December. Finally, the Supreme Court said, all income derived from whatever sources, there will be an equitable share nga ihatag sa mga local government units. Gusto kong ipaabot ni Congressman Sharkey nga he filed a bill for the creation of the separate school division in the first district to be located sa lungsod sa Diplahan. Meaning, mga teachers, dili na mo muadto sa IPIL kung dili, dili na mo sa Diplahan muadto. Kato mga potential nga mga teachers who might be qualified to become school division, maghinahinay na mo o prepare for your papers. Second, there will be another 3 courts to be established dinhi sa lungsod sa Diplahan gyapon. Sir, ako po ay nakapag-ikot-ikot na sa maraming barangay sa Pilipinas, sa maraming munisipalidad sa Pilipinas. Ang unang-unang nakita ko po pagpasok ko dito at hindi ko inaasahan na ganun ay yung kalsada. Napakaganda ng mga kalsada ninyo papasok sa kahit yung mga barangay roads. At napag-alaman ko rin kanina na si Governor pala ay dating mayor dito at isa yan sa ikinatutuwa ko dahil sabi ko, kung may mayor na ganito na kayang ipaayos hanggang sa barangay road, we are in good hands. At ngayon siya ay governor na. Maniwala po kayo sa hindi, maraming barangay, maraming municipality sa Luzon ang mas pangit ng husto ang kalsada kaysa sa mga kalsada ninyo dito. Kaya binabati ko po kayo. Another, si Congressman Sharkey also filed a bill for the creation or for the conversion of IPIL into a city. Kay wala pa'y lungsod, wala pa'y siyudad ang probinsya sa Zamboanga, Sibugay. I hope people will realize na kinahanglan ta, or congressmen and senators will realize na we need a city sa probinsya sa Zamboanga, Sibugay. And lastly, last night, nahabol pa gid niya, he filed, I don't know kung malipay ang mga line agencies nga naa karon dere. He filed a bill designating IPIL as the regional center for Region 9. Meaning, dili na mo mga to line agencies, pag-ibig, so on and so forth, dili na mo muadto og pagadian. Kung taga Zamboanga ka, hanggang IPIL na lang ka. Kung taga Del Sur ka, muadto kag Zamboanga because there are still 8 or 7 line agencies nga tuwa sa Zamboanga. Dili na ka muadto sa Zamboanga, IPIL na lang ka. Kung taga Del Norte ka, IPIL na lang ka. Now, I committed 10 hectares of plot buhaton nga regional center sa dinhi sa lungsod sa IPIL para ang ato mga katawhan dili na mag dagandagan kung dili usa na lang kalugar ang ilang antuan. So I committed to Sharkey nga ako ang mo-donate sa 10 hectares para dili na magdagandagan ang mga tao nato. So hopefully with God's time and with your prayers ma-realize ang ato mga damgo o tinguha na mahimong regional center
ang lungsod sa ipin.